Hello, hello! Kumusta mga kababayan? Magandang araw po sa ating lahat at isang mapagpalang araw na naman po para sa ating mga kababayan. Dahil sa videong ito, ay pag-uusapan natin itong tungkol sa family reunification. Itong family reunification ay para sa mga kababayan natin na gustong magtrabaho o pumunta ng Poland, which either manirahan o magtrabaho dito. And later on ay gusto nilang makuha ang kanilang pamilya na nasa bansang pinanggalingan nila, like sa Pilipinas. Okay, so hindi lang po ito para dun sa mga kababayan nating, kundi maging para sa mga immigrant workers na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, dahil medyo mahaba-haba itong ating pag-uusapan ay sinummarize ko na, baga pinaiksi ko na, kaya ang pag-uusapan natin dito is punto per punto, direct to the point, para hindi tayo masyadong mainip. Kasi kapag sobrang haba ng video ay medyo nakakatamad manood. Alam niyo yun? Okay, so una, pag-usapan natin itong mga topic natin. Ano ba yung mga ina-expect nyo na matututunan dito sa video nito? Ano ba yung mga topics natin? Una na dyan, yung eligibility criteria. Eligibility criteria ay ito yung qualification. Sino ba yung mga qualified na mag-apply or kunin yung ating mga pamilya sa bansang pinanggalingan natin? And then, pangalawa, yung mga documents na kailangan sa inyong aplikasyon. Pangatlo ay yung proseso ng application. Pang-apat is ang waiting period. Pang-lima is yung decision. Decision kung approve or refuse. So, mamaya itatakel din natin yan. Pang-anim ay yung post-arrival formalities. Pagdating dito sa Poland ng inyong pamilya, kung nakapasa sila at kung nabigyan sila ng visa, pagdating nila ng Poland, ano ba yung mga dapat niyong gawin? Pang-pito ay ang TRC application. TRC means Temporary Residence Card. And then, PR application. PR means Permanent Residency. Okay, so yan po ang mga pag-uusapan natin sa video ito. Kaya kung isa ka sa mga interesado na malaman kung kaparaanan para makuha ang inyong pamilya sa inyong bansang pinanggalingan o kung saan mang panig ng mundo ngayon ang inyong pamilya at gusto nyo makasama dito sa Poland, ay panoorin nyo itong video na to hanggang dulo. Pero bago ang lahat, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, yung doon sa mga bago pa lang sa ating vlog, ay huwag nyong kakalimutan na mag-subscribe. At patap na rin ang bell button para lagi kayong updated sa mga susunod pang informative video. At ganun din sa ating Facebook account. Huwag niyong kakalimutan na mag-follow and palike and share na rin para sa iba pa nating mga kababayan. Kung ready ka na, tara, umpisahan na natin. Siya nga pala, bago tayo mag-umpisa sa ating pag-uusapan, disclaimer lamang po na itong mga impormasyon nating binabahagi sa inyo ay batay lamang po sa ating isinagawang research at sa mga impormasyon ating nakalap sa ating mga kilala dito sa Poland na may karanasan na related dito sa family reunification process. So, let's start. So, unahin natin itong eligibility criteria. Sino-sino nga ba yung mga qualified na mag-apply para sa family reunification? Unang-una, yung sponsor natin. Sino ba yung sponsor? Halimbawa ako, gusto kong kunin yung pamilya ko sa Pinas. So ako po si principal. Then ang kailangan ko po ay at least 2 years na TRC. Mayroon siyang 2 years validity na TRC. At upon application po, at least meron pang natitirang at least 1 year na valid pa yung inyong TRC. Okay, malinaw po ba yun? Sino-sino naman yung mga pwede mong makuha na family members? Ito po yun. Unang-una, ang asawa nyo. Asawa nyo, at saka yung mga minor children nyo, yung mga minor de edad na anak, at saka yung mga dependents family members, like yung parents, at saka brothers and sisters, and so on. Number 2, documents. Ano ba yung mga documents na required sa pag-apply para sa family reunification? Valid TRC. Then, pangalawa, proof of accommodation. So, TRC, proof of accommodation,
Sa proof of accommodation, it's either a rental agreement or ownership or sarili nyong bahay. Doesn't matter kung nagre-renta kayo or meron kayong sariling bahay. So, kailangan nyo po ng proof of accommodation. Then, pangatlo, kailangan nyo rin po ng proof of stable and regular income na sapat para suportahan ang inyong pamilya dito sa Poland. Okay, so about dito sa proof of stable and regular income, so ganito kasi yon guys, ganito kasi yon mga kababayan. Ang budget po, basically, in general information, sabi na natin general information, ang kinakailangan po nating budget per head para sa ating mga family members is at least meron kang 600 zloty per month. At para naman sa'yo, bilang principal, at least meron kang 800 zloty per month na budget. Budget po yun sa family members nyo at budget sa'yo, labas pa po dun yung bahay. Kaya sinasabi ko kanina na nakadepende po yung approval kung magkano po yung amount ng income na kailangan sa kung saang city kayo nakatira o kung saang place kayo nakatira. Like for example, nasa city kayo, nasa Warsaw, nasa Gdansk, so for sure mas mataas po yung required amount of salary para ma-approve kayo sa application nyo. But bigyan ko na lang kayo ng idea, at least meron kayong kinikitang 4,000 zloty amount. So kung meron kayong ganung amount, para sa akin, I think okay na po yan, pasado na po yan, kasi tinansya ko po yung renta nyo sa bahay at saka yung other expenses po. Kung meron lang naman kayong isang anak at saka kasama yung inyong pamilya, yung inyong asawa, so I think enough na po yun para masuportahan nyo ang inyong pamilya pag nandito na sila. Okay, ano pa ba yung mga requirements? So maliban doon, yung inyong proof of health insurance. Yung health insurance, yun po yung sa tax na binabayad natin dito. Kung consistent po kayo nagtatrabaho dito sa Poland mula nung dumating kayo, so for sure meron po kayo niyan. Ito po yung government insurance natin na kung tawagin dito ay ZUS. Okay? Then, yun. So sana malinaw po sa inyo. Ulitin natin. So ang mga requirements ni principal, ang mga documents na kailangan is TRC, proof of accommodation, proof of stable and regular income, then proof of health insurance. So kailangan meron po kayo ng mga yan. Then family members naman, yung mga family members nyo na gusto nyong dalhin dito sa Poland, so ito yung mga requirements na kailangan nila. Una ay yung passports. Pangalawa, sa inyong asawa, kailangan ang marriage certificate. Para sigurado po, ipa-apostle nyo na po yan. Kung nasa Pilipinas po tayo, ipa-apostle na po natin yan. Birth certificate sa inyong mga anak, mas maganda po ipa-apostle na rin natin yan. Hindi naman sinabi na required na ipa-apostle, pero yun nga, dahil sa Pilipinas, medyo maraming mga minsan kaartihan, so kailangan din natin gawin yun para makasigurado tayo at wala nang makakaabala kapag nag-start na yung application nyo. And then, para naman doon sa mga dependents family members, tulad ng inyong parents or inyong mga brother and sisters, so kailangan nyo po ng any documents na magpo-prove ng inyong relationship or dependency. So kailangan nyo po ng mga ganong proof. Okay? And then, maliban doon, ano naman yung mga requirements for national D visa? Bali mga kababayan, ang ina-applyan po pala natin dito, ang ina-applyan po ng mga family members natin is kukuha po sila ng type D na visa. So ngayon, sa pagkuha ng type D na visa, ito naman yung mga requirements na kailangan nila. So una, yung may fill up na application form, naka-fill up na application form. Then pangalawa, yung visa photo, 2 pieces. So make sure po dito sa visa photo na nasunod po yung tamang size. At doon po kayo kumuha ng mga visa photo, doon po kayo magpa-picture sa mga professional photographer na may alam about sa mga required size ng mga photos. Lalong-lalo na dahil ito para sa, dahil yung photo na kukunin nyo is para sa visa application. Then, pangatlo, passport. At yung passport nyo, make sure na matagal pa yung expiry niya. Or sabihin na natin, at least meron siyang
2 years validity. So 2 years validity, kung sa tingin nyo malapit na mag-expire, less than 2 years, so i-try nyo nang mag-renew ng inyong passport, kumuha na kayo ng bago para hindi kayo maabala. But in my own opinion, mas maganda 2 years po yung validity ng inyong passport. Then, maliban doon, kailangan nyo rin po ng round trip na ticket. Yung round trip na ticket sa plane ticket is kahit dummy ticket lang po, okay na yan. So hindi nyo po kakailanganin na bumili ka agad ng real ticket. Okay? Kung wala kayong masyadong idea about sa pagkuha ng dummy ticket, pwede kayo pumunta doon sa mga travel agency at magpabook kayo ng dummy ticket, magbayad na lang kayo ng certain amount. Okay, and then maliban doon, meron pang invitation from Poland. Yung invitation from Poland, ito yung form na magagaling dito sa Poland na sinend ni principal sa kanilang family members. Saad doon yung pangalan, yung kumpletong detalye ni principal. Date of birth at saka yung complete name. Okay? At kasama na rin yung copy of documents from principal. Itong invitation from Poland at yung mga documents from principal, so magkakasama na yan for sure kapag kasinin sa inyo. So kakailanganin nyo rin po yan dalhin doon sa Poland Embassy. At maliban doon, kailangan nyo rin po ng travel insurance. Then take note po sa travel insurance, huwag po kayo kukuha ng kung saan-saan. Doon po tayo sa mga accredited na travel insurance agency. Doon sa mga agency na accredited ng Poland Embassy sa kung saang bansa tayo. And then, i-check nyo po na sa travel insurance is meron po siyang amount na 30,000 euro. At least 30,000 euro po yung coverage ng insurance na yun. So, yun po yung qualification ng travel insurance na tinatanggap sa Poland Embassy. Okay? So, napakarami pong requirements, no? Pero, hindi po dapat kayo malito pagdating dito, no? Siguro ipopost ko na lang doon sa ilalagay ko na lang doon sa description box sa baba ng video natin itong mga requirements para hindi kayo wala kayong ma-miss na mga requirements. Okay? So don't worry po, ilalagay ko po ito doon sa description box ng video natin. Ngayon naman, paano naman yung application process? So paano kayo mag-start? Meron na kayong documents, kumpleto na kayo. Then, ngayon, paano tayo mag-a-apply? So, si principal, ganito po ang pinakamagandang option na gagawin niya. Dito kasi sa Poland, may dalawang challenge na pwedeng mangyari. Lalo na kung hindi ka pa marunong magsalita ng Polish, or hindi ka nakakabasa, or hindi ka nakakaintindi. So, yung isang problema, yun yung language barrier. And then, pangalawang problema is yung mga legal matter. So, ngayon, mas maganda po kung kumonsulta na lang kayo sa mga legal advisor. Dahil nga doon sa problema, tumingi kayo ng advice about sa application nyo for family reunification. And then, masigurado po tayo dito kaysa naman sa gumastos tayo sa wala. Okay? So, kung mag-consult po kayo sa mga legal advisor, at least panatag yung loob nyo na walang magiging problema. Right. Pero kung alam nyo naman, kaya nyo, nakakapag-Polish kayo, nakakaintindi kayo ng Polish, so pwede naman kayo direkta na mag-apply. So saan nyo po ipapasa yung application nyo? Unang-una, so syempre mag-fill up tayo ng application. At saan natin ipapasa? Doon po sa immigration office. Immigration office kung saan kayo nakatira, kung saan voivodeship or saan town kayo nakatira. Lahat po ng mga town dito, mayroon po sila kanya-kanyang opisina for immigration. So, pupunta lang po kayo doon and then isasubmit nyo yung mga documents nyo at saka mag-fill up kayo ng application form. Okay. Then, para naman sa mga family members, paano sila mag-apply? So, dalawang method po yung pwede nilang gawin. Pwede silang mag-apply directly doon sa Poland Embassy kung saang country sila nakatira. Like sa Pilipinas, punta sila sa BGC sa BGC Taguig. Then mag-walk-in sila, direkta silang mag-apply doon in person, then mag-fill up ng application doon. And then ipasa yung mga needed required documents. Ngayon, kung online naman kayo,
gusto nyo online mag-apply, para sa mga family members, no, gusto nyo online mag-apply, so i-visit nyo lang yung Poland Embassy website. Ito kung saang country kayo nakatira. Like sa Pilipinas, so yung Poland Embassy in the Philippines, doon po kayo mag-apply. Para hindi kayo mahirapan hanapin, so ipopost ko, ilalagay ko na rin po yung link doon sa description box ng ating, sa baba ng ating video. Okay? Then, paano naman kung wala ka sa doon, kung wala kayo doon sa bansang pinanggalingan, so nasa ibang bansa yung pamilya na gusto nyong kunin, or gusto nyo mag-cross country yung inyong pamilya from the other country, like galing sa Middle East, then kukunin nyo papunta dito sa Poland. So the same process lang po. Kung mag-apply kayo online, so yung Poland Embassy website ay kung saang bansa kayo, like sa Kuwait, sa Saudi Arabia, ganun. And then pwede rin po personal na kayo na magpunta doon sa ano, sa Poland Embassy office kung saang country kayo. Okay? Ito naman, just in case, para sa mga cross-country, medyo komplikado rin kasi minsan, no? Lalo na at malalayo nga yung mga, malalayo yung, minsan, at experience ko to sa Saudi Arabia, malayo kasi sa Riyadh, so masahe ka pa aeroplano, so mas maganda, mag-apply ka na lang online. So online, isasubmit mo doon yung mga documents. Mayroon namang instruction kaya hindi kayo masyadong mahirapan. Pero kung complicated to para sa inyo, mas maganda, pumunta na lang kayo sa mga ano, travel agency. Yung mga travel agency, pwede kayong matulungan yan about sa proseso ng mga ganitong bagay. Okay? So, advice ko lang naman, binibigyan ko lang kayo ng options. Okay, so natapos na natin yung application. Ngayon, malamang na malamang, itatanong nyo rin kung gaano katagal tayo mag-aantay sa result. So, normal process po, ang waiting period after nyo, kapag nakapag-submit na kayo ng inyong mga documents sa Poland Embassy, it will take 15 working days only. So, hindi po siya abot ng isang buwan. Yun po yung normal waiting time. Pero, case-to-case basis po kasi yan. So, kapag maraming mga nag-a-apply, so, expect nyo na medyo marami din ginagawa ang mga officers natin sa Poland Embassy. Kaya, talagang hindi ganun kadali, hindi ganun kabilis. Okay, then, ito na, yung sa decision. Kung na-approve at nakakuha na ng visa ang inyong family members, so ready for flight na sila, mag-prepare na sila for flight, eh paano naman ngayon kung na-refuse? So, ang tanging magagawa lang natin pag na-refuse sila ay mag-re-appeal. Then, punan yung mga requirements or yung mga inihinging documents na hindi natin na-submit. Kasi may mga cases na kinulang sa supporting documents itong ating family member, kaya questionable po para sa ano natin, mga officer sa Poland Embassy. Kaya mas maganda, bago kayo pumunta at mag-submit ng inyong mga documents, make sure na kumpleto po lahat ng mga kailangang documents. And even, meron po kayong dalang backup na mga supporting documents just in case may mga irregular na problema dun sa, ano, sa inyong mga documents. Then, ito pa pala, reminder ko lang, upon the visa application nyo, submission ng mga documents nyo, at saka sa pag-fill up ng application form, ay make sure nyo po na tama yung mga detalye na ilalagay nyo doon. Yung PCL number, ay sorry, yung passport number kailangan tama, yung pangalan, mas maganda, i-double, triple check nyo po muna bago nyo i-submit. Okay? Para maiwasan po natin yung pagkakaroon ng ano, abala sa application. Dahil kapag ka nagka-problema, so and it takes time na naman, so baka yun pa yung maging problema, kaya ma-refuse kayo.